Ayun guys, meron akong kunting isishare sa inyo tungkol sa pagtanggal ng CPR strike ni Lolo Whitey sa ating mga content. Simpleng paraan, pero yung iba dyan baka hindi pa alam, mga baguhan. Papakita ko sa inyo paano tanggalin. Punta lang tayo sa ano natin. Punta tayo sa bahay natin. Sa channel natin. Yan. Submit. Ano muna natin to. Yan. Palitin ba natin. Yan. Yan. Punta tayo sa ano natin. Punta tayo sa, yan, kita na. Nakita na. Okay. Punta tayo dito sa bahay natin. Tapos, sa YouTube Studio. Yan. Dito sa YouTube Studio, punta tayo sa videos. Yung mga content nyo. Ito dito guys, itong makikita nyo dito sa restrictions kulong. Yan, makikita nyo kung may mga ano kayo, may mga strike. Meron ako dito isang example ng LS ko na ano siya, na CPR siya. Na CPR. Yan. Yan. Dito. Dito. Tingnan nyo, dito sa kulong ng restriction. Yan. Makikita nyo yung CPR claim. Tapos, pag i-ano nyo, tinapat nyo itong cursor nyo, makikita yung details, i-left click nyo, left click lang, tapos lalabas na yung details ng CPR. Pagdating sa channel, hindi naman siya, walang impact. The content ID claim on your videos doesn't affect your channel. This is not a copyright. Kung tutusin, hindi naman a strike talaga na ano, yung major strike. Pero ano rin, kasi pagdating dito sa ano, monetization, itong habol natin eh, lahat naman tayo dito ang ano natin, dito ang patutunguhan natin. Ayan. Ayan. Sabi niya, even though you're not in a YouTube partner program, ads may be showing on your videos. The revenue of these ads is being used to pay artist or the copyright owner. So, hindi mapupunta sa'yo. Yan ang mga dahilan ng ano. Yan ang mga consequences. Anong magiging kahinat na ng mga content natin na pag may CPR ano, claim. Dito sa baba, mayroon ditong ano, ito dito tayo, pwede tayo magawa ng paraan, magawa natin ng paraan para tanggalin. Dito sa content ko na ito, meron siyang sinabi na kung saan banda ako na ano, saang lugar, saang oras, sa buong video ko, saan area na CPR. Meron siya dito ng ano na oras. Tapos, punta lang tayo dito sa action. Actually, ginawa ko na to ng paraan. Kaya ang sabi niya dito, to unavailable while video is processing. Ginawa ko na to ng action. Ang ginawa ko nito, trinim ko siya. Kaya hindi lumalabas dito yung ano kasi may action na akong ginawa. Actually kapag inano mo ito, kapag wala pang action na ginawa, may lalabas dito ang tatlong choice, yung mga choices dyan. Ang lalabas dyan, trim your videos, ito, itong area dito, or mute your video, or change
yung audio. Kung change audio, may lalabas dito mga choices. Kung yung pinili mo. May choices si Lulu Whitey na lalabas. Namimili ka doon, pwede mo i-play bago mo siya i-add doon sa video mo. Ganun lang kasimple. Tapos, yan, mapaprocess siguro mga 24 hours mapaprocess na yan. Ito kanina ko lang ito ginawa eh. Kaya, yung isang ano ko, meron ako itong isang ano, meron ako isang content. Saan ba yan? Ito. Ayan, ginawa ko yung kahapon, ginawa ko ng action. Ayan, wala na siyang restriction, okay na siya. So, hindi na siya, ano, kasi may ano dun to eh, may background na music na may CPR. Ayan. Hindi naman siya mga major na ano, talagang doon sa bahay mo maapektuhan. Hindi siya doon na, kundi ano lang, doon sa monetization, doon ka niya na strike. Yan lang guys, simpleng paraan. Pero ano rin, maraming tulong kasi na mamomonetize yung content mo. I hope may na konting nakuha kayong aral at may apply din niyo sa bahay natin kasi yun din ang yun ang ano natin yun ang bottom line natin, makuha yung inaasam. Kasi kapag hindi mo yung ginawa ng paraan, nayaan mo. Kapag medyo malaki na yung bahay mo, lahat ng ikitain mo doon sa content na yun, mapupunta doon sa taong may-ari ng copyright. Yun lang. Sana may nakuha.